This past 2 months, parang I'm preparing for a new TV show for Amazon Prime kasi. So, first time ko mag-play ng ano, convict, ng parang inmate. So, I've been immersing myself sa Magdaluyong City Jail. It's been 2 months. So, yeah. So, ang galing. Kasi sabi ko nga parang, sabi ko, this past 2 months, habang nag-i-immerse ako doon, parang sabi ko, when do you really find yourself in a situation like this? You know what I mean? And then for me, syempre, parang, that place is kinda ano for me eh. Kasi kung naalala niyo yung issue ko, dun dapat sa, dun nangyari lahat yun eh. So parang while I was immersing with this, it's also like going through your trauma or facing your fears. So sabi ko preparation pa lang na ito talaga, ano na, parang I feel like I did so much already. So can't wait to get the set, can't wait to portray this and perform it in front of everyone. Tapos sabi ko nga sa you know, sa Team J, sabi ko, I put myself through these parang experiences kasi parang ngayon sa in life, parang my head is in my shoulders, kaya ko na ilagay sarili ko sa mga ganitong experience na hindi ako natatakot if I lose my mind. So, paano yung immersion na yun? Pwede na ikwento? Nangyari kasi parang, if you, what I wanted sana, what I really wanted was to stay there. Parang magstay sana ako doon ng one week. Pero, siyempre, nag-uusap kami ng warden, nag-uusap kami ng mga pulis. Hindi nila pwede ibigay sa akin yun. Yes. Kasi, of course, responsable sila sa buhay ko eh. So, I asked them, sabi ko, anong, paano ako makakapag-conforme sa sistema ninyo, diba? So, anong nangyari, binigay sa akin yung window ng 5 a.m. to 8 a.m. So, 4:30 ng umaga, motor na ako papunta doon. Tapos, mag-immerse ako doon, i-rehearse ko yung script from 5 to 8. So yun, parang yun naging buhay ko for the past 2 months actually, yeah. Parang nag-ready for it. May kasama ka sa... Actually, yung dun ako sa 9th floor nila guys. So dun sa 9th floor, maximum penitentiary doon. Dun lahat ng mga mabibigit yung kaso. Behind bars. Yeah, ano talaga ako, like I'm really there from 5 to 8. Tapos sinasabi ko sa guards, treat me like the inmates. Kung paano ako usapin, paano ako tratuhin, kuhain ka! Yeah, ganyan ako. Palisa muna dyan! Yeah, ganyan ako. Salud ako doon. And I like that. Kasi nga, parang sabi ko, coming from Secretary Kim, parang ang lambot ng character natin doon eh. I had to really come up with something very soft. Kasi contrary sa ginagawa natin na parang, ginagawa natin Filipino yung parang mga remake na to, di ba? Ako naman, parang sabi ko, gusto kong sundan yung ginagawa ng mga Koreans. May mga leading men doon eh. Di ba? They're softer. Ganyan. So, sabi ko, coming out of that project, sabi ko, parang ang lambot ko ah. Kailangan ko patigas yung sarili ko ulit. Kailangan, I had to parang be rough around the edges again. So, yun ang naisip mo. May kasama ka.